Okay po, good morning po grade 10. So for today po, we will be having lesson number 7 and that is another theorem po na i-discuss natin and that is about the angles formed by two secants intersecting outside the circle. So before we proceed with the theorem, I want you to look at this illustration first. Now, what are the parts of the circle involved dun sa theorem po na ito? So obviously po, this blue line po na dito na si line AE, that is a secant, that means it is a line na nag-intersect sa circle ng dalawang beses, and that is on point B or at point B and point E. Then we also have another secant or another line na nag-intersect kay circle doon sa point D at point C. Now, these two secant lines ay saan daw po nag-intersect? Saan nag-meet yung dalawang secant lines? So, sila po ay nag-meet kay points A. And that point of intersection between those two secant lines ay located saan po? Is it in the interior or the exterior of the circle? Now, obviously po, siya ay nasa labas, nasa exterior po ng circle. So, what is the difference po nung lesson na ito and yung lesson na diniscuss ko nung huli, yung lesson number 6? Okay po, yung unang lesson po natin, those or that is about the measure of the angles formed by two secants intersecting inside the circle. Ito naman po, this lesson is about the measures of the angles formed by two secants intersecting outside or in the exterior of the circle. Balikan po muna natin sandali si theorem number 6. Theorem number 5 pala, hindi theorem number 6. So, theorem number 5, di ba anong ginagawa natin doon? Kinukuha natin yung sum ng dalawang intercepted arcs na divide by 2 para makuha yung measure ng angle. Now, tingnan natin yung measure nito. I have here some example. Tingnan nyo. Si segment BD daw, as no, that segment, we have here arc BD. Si arc BD measures 30 degrees. Then si arc EC measures 134 degrees. Ano kaya yung measure nitong angle na ito? We have here angle EAC. So, ano yung given sa atin, di ba? Mayroon tayong binigay na given dito na yung measure daw ni arc BD is equal to 30 degrees. The measure of arc EC is 134 degrees. So, tingin nyo, ano kaya yung measure ni angle EAC? Okay? So, yung measure daw ni angle EAC is 52 degrees. Now, saan kaya nanggaling si 52 degrees? Paano naging si measure of angle EAC ay naging 52 degrees? So, dyan po papasok si theorem number 6. So, ayun pa rin po yung illustration sa baba, ha? So, si theorem number 6 states that the measure of an angle formed by two secants which intersect in the exterior of the circle is equal to 1/2 the difference of the intercepted arcs. Arcs po dapat, that period. Okay po. So again, the measure of the angle formed by two secants which intersect where? In the exterior, sa labas daw ng bilog, is equal to 1/2 the difference. Ano ba ang operation involved kapag difference? So magma-minus tayo. Nang ano yung ima-minus natin? Nung dalawang intercepted arc. So in this example, ano yung dalawang intercepted arc ng angle? Tingin dito sa baba, sa lower right-hand corner, yung illustration. Kung nakikita natin, ito yung angle natin, di ba? Ito yung angle. Itong nasa loob na to yung
hinahan or yung intercepted arcs niya, 'di ba? So kapag sinabing intercepted arc ng angle na na-form outside the circle, lahat ng part na nasa loob lang niya, yung parang kumbaga sa bibig ni Pac-Man, yung mismong nasa mismong loob lang ng bibig niya, yun yung intercepted arcs niya. Now, we can write a formula para maging guide natin dito kay theorem number 6. And that formula is this one. The measure of the angle formed in the exterior, kapag daw nasa labas yung angle na buo, is equal to 1/2 of the measure ng larger arc minus the measure of the smaller arc. Tandaan lang po, halaging mauuna yung measure ng mas malaking arc kaysa sa measure ng smaller arc. Eh sir, paano po namin malalaman na yun yung measure ng larger arc at ito po ang measure ng smaller arc? So based on the illustration grade 10, normally or lagi po, si larger arc, siya yung mas malayo doon sa intersection. Okay po? Then si smaller arc, siya yung mas malapit doon sa intersection ng dalawang secant. Okay po? Then based on the measure naman, if may given measure, malalaman nyo naman kung alin yung larger and alin yung smaller na arc. So let us try to verify if tama yung mga measurement na nandito. So sabi diba, the measure of the angle formed in the exterior of the circle is equal to 1/2 the difference ng larger arc and the smaller arc. So dapat daw po maging 52 degrees yung sagot natin, di ba? So yung measure ng angle outside, that is 52 degrees. So that is equal to 1/2 of what? Ano yung measure ng larger arc? Di ba? That is 134 degrees minus the measure of the smaller arc, 30 degrees. Then, following the PEMDAS rule, so simplify muna natin what is inside the parentheses before tayo mag-multiply. So, 134 minus 30 degrees is, nawawala na naman yung ballpen ko. Nasaan siya? Ayun. So 134 minus 30 degrees is equal to 104 degrees. And 104 degrees multiplied to 1/2. So the answer is correct natin. Tama na 52 degrees. So again po, theorem number 6. The measure of an angle formed by two secants which intersect in the exterior or outside the circle is equal to 1/2 the difference of the intercepted arcs. Or using yung pinaka-parang formula natin, we have the measure of the angle in the exterior of the circle is equal to 1/2 of the measure of the larger arc minus the measure of the smaller arc. So let's have more examples. So in these examples, we just need to find the value of x. So lagi natin nga hanapin kung ano ba yung value ng x na yan. So we have here, the arc is the measure of the smaller arc, obviously, kasi siya yung mas malapit kay point of intersection is 25 degrees. And the measure of the larger arc is 83 degrees. So again, diba, ang hinahanap natin ay yung value ng x. And yung value ng x dito, obviously, refers to what? It refers to the measure of the angle. So diba, again, ano yung parang formula natin? Diba, we have the measure of the angle in the exterior of the circle is equal to 1/2 of the measure ng larger arc minus the measure of the smaller arc. Since ito yung nawawala, so this is denoted by x equals 1/2 of the measure of the larger arc is 83 degrees minus the smaller arc, obviously that is 25 degrees. Again, following the PEMDAS rule, subtract muna natin yung nasa loob ng parenthesis. So we have 83 degrees minus 25 degrees will give you 58 degrees.
And 58 degrees times 1 half is equal to what? Or pwede rin namang 58 divided by 2. 58 divided by 2 and 58 times 1 half is just the same. And that is equal to 29 degrees. So therefore, the measure of this angle, yung x natin, is 29 degrees. Okay po. Again, you can pause the video po kapag kailangan nyong balikan yung lesson or yung balikan yung example. Pwede nyo pong i-rewind yung video, ha? Again po, larger arc, yung mas malaking arc, obviously, lagi siyang mas malayo dun sa point of intersection. Ha? Another example po. Again, dito po ang hinahanap natin is yung angle. Kasi yung x ay andito sa labas. Ito po ang hinahanap, yung measure ng angle na nabuo ng dalawang secant line na nag-intersect outside the circle. Kasi ito yung point of intersection niya. So, ano kaya yung given? So again, given sa atin na measure is the measure of the smaller arc kasi siya yung mas malapit dito. So this is 35 degrees. And the measure of the larger arc is 121 degrees. O balik ulit tayo sa parang formula natin. The measure of the angle in the exterior of the circle is equal to 1 half. The measure of the larger arc minus the measure of the smaller arc. So, ang nahanap is the measure of the angle in the exterior of the circle. So, that's denoted by x. So, equals, again, we have 1 half times the measure of the larger arc is 121 degrees. Saan nanggaling si 121 degrees? Ito po, yung mas malaking arc. And minus the smaller arc is 35 degrees. So again, following the PEMDAS rule, so 1 half times 121 minus 35 is 86 degrees. So, we have 86 degrees and so, sunod, 1 half times 86 degrees is equal to 43 degrees. So, therefore, the value of x is 43 degrees. So therefore, that is the measure of the angle na nasa labas ng circle. Yung value ng x ito, yung measure ng angle na to is equal to 43 degrees. Madali lang po, di ba? Okay, let's move on with the next example. For next example, medyo kakaiba. Nasaan na si x? Sa next example natin, si x po is hindi na yung angle na hinahanap natin kanina. Si x po ay lumipat na dito. Ang hinahanap na po natin ngayon is the measure of, is one of the measure of the arcs. So obviously, dahil ito yung arc na yon at mas malapit siya doon sa point of intersection, so this is the smaller arc. So, ano kaya yung given dito? So, isang given sa atin is the measure of the angle. And ang measure daw ng angle is 46 degrees. Then, yung isa is the measure of the larger arc. And that is 140 degrees. Ang nawawala po again is the measure of the smaller arc. So, again, simulan tayo doon sa formula.
diba, we have the measure of the angle in the exterior of the circle is equal to 1/2 ng measure ng larger arc minus the measure of the smaller arc. O, substitute lang natin. Ano yung measure daw ng angle outside the circle? Diba? Ito siya, si 46 degrees. So, write 46 degrees equals 1/2 of, meron ba sa ating binigay na measure ng larger arc? Meron po. And that is si 140 degrees. So, 140 degrees minus, ang hinahanap ay yung measure ng smaller arc, and that is denoted by x. O, sunod po, anong gagawin natin? Pwede ba nating unahin na i-minus tong dalawa? Pwede ba nating i-minus agad yung dalawa? Hindi po, kasi pare, yung isa po ay variable pa lang. So, kailangan po ay magkaroon muna siya ng value para ma-minus natin. Eh, yun nga yung hinahanap. So, ano muna ang gagawin natin? So, ang gagawin na po natin dyan is kailangan muna nating maalis si 1/2. And paano natin maalis si 1/2? So, maalis natin si 1/2 by multiplying the whole equation by the denominator. And that is called the multiplication property of equality. So, what kung ano man yung number na imumultiply natin sa left side ng equal sign, dapat imumultiply din natin sa right side ng equal sign. So, we will have, again, imumultiply natin siya sa denominator. And obviously, that will always be equal to 2. Multiply sa 2, multiply sa 2. Katulad lang din po sa theorem number 5, di ba po? So, 46 times 2 is 92 degrees. So, right, 92 degrees. So, that 1/2 times 2, di ba? 1/2 times 2, di ba? Lahat ng whole number ay may over 1. So, 1 times 2, 2. 2 times 1, 2, 2 over 2 is equal to 1. So, maka-cancel out na to, itong dalawa kasi 1 na lang siya. So, matitira na lang is yung nasa loob ng parenthesis. So, we have equals 140 degrees minus x. So, dahil si x ang hinahanap natin, so, ang gagawin natin, lipat natin sa kabila si 140 degrees. So, from positive 140 magiging negative. So, we will have 92 degrees minus 140 degrees is equal to negative x. Bakit sir negative x? Kasi hindi naman natin ginalaw tong negative x or minus x dito, diba? So, i-stay siya as negative x. Next po, we have 92 minus 140 degrees will give you negative 48 degrees is equal to negative x. Sir, bakit ganun? Bakit may negative 48 degrees? Kasi diba nag-minus tayo dito, 92 minus 140. Mas malaki si 140, kaya negative po yung answer natin. Okay po. Next, hindi tayo pwede magkaroon dito ng negative x. So, ano yung gagawin natin? Pwedeng i-multiply natin siya kay negative 1. Both sides, negative times negative, diba, magiging positive 48 degrees is equal to negative times negative uli. So, positive x. Or pwede rin naman na ganito. Pwedeng divide by negative 1, divide by negative 1. Cancel out, cancel out. So, still, the same tayo na ang value ng x ay 48 degrees. So, therefore, the measure of the smaller arc is 48 degrees. Okay po, down with the last example na po tayo. O, dito naman, nasaan naman si x? Saan na naman tumakbo yung x na yan? Saan na naman